Hello, magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome to our daily devo. Tayo po ay nasa day 18. Today is April 3, 2020. Alam niyo po, habang tumatagal po yung ating pong quarantine, lalo ko pong nakikita ang kabutihan ng Diyos. No, ang dami hong pinapakita ng Diyos. First, He gave me a passion to share the gospel every day. So imagine, tuloy-tuloy po, no? It's by God's grace. Ay, sa totoo lang, may mga struggle din po ako, may mga trabaho din po kung dapat gawin. But God gave me a passion, no? Not to stop, but encourage you, brethren, no? Kasi the more na nag-encourage po tayo, the more na tayo rin po ay nai-encourage. Kaya nga, ganun din po ang gawin natin. Huwag tayong tumigil na i-share din itong video ito sa mga taong pong nadidepress, sa mga taong dapat makarinig ng salita ng Diyos. Pangalawa, I'm more powerful than more para more prayerful than before. Alam niyo kung bakit ako na mas naging prayerful ngayon? Kasi ho, sa dami ho na nag-a-ask ng prayer requests. And I'm so happy to pray for them. That the more na pinagpe-pray ko po sila, and then sometimes they texted me na, praise God, sinagot ng Lord yung pray. Alam nyo, nakaka-encourage po na talagang tunay ngang buhay ang Diyos. Kaya nga, in-encourage ko rin po kayo na ipag-pray din po natin yung mga taong nangangailangan po ng prayers. At kung meron din po kayong gustong ipag-pray, i-text lang po ako, i-message lang po ako, at kayo po'y patuloy kong ipapanalangin, no? So, ganun din, ipag-pray nyo rin po ako sa mga challenges na ito. At ang pangatlong bagay na ikinatutuwa ko po, alam nyo po, may uwak na pinadadala ang Diyos. Imagine nyo, quarantine tayo ngayon. Pero mabait po ang Diyos. Siya po ang gumagawa ng paraan para may provide po yung aming pong pangangailangan sa araw-araw. Salamat po, Panginoon. Hindi ko maintindihan kung paano kumikilos ang Diyos. Basta alam ko lang po, mabait ang Diyos at siya po ang patuloy na nagsusustain po ng aming pangangailangan everyday. At yung pangatlo ho, God gave us an opportunity to help our frontliners sa mga hospital po, sa mga militar po natin, na kahit wala po kaming perang mag-asawa, pero nagagamit pa rin po kami ng Diyos para makatulong po sa ating po mga kababayan. At ikalima po, I see people willing to help frontliners at hindi po naging hindrance yung quarantine para ipaabot yung kanilang tulong. So imagine niyo yan, no? Ganun po kabuti ang Diyos. Alam niyo po, marami pa pong kwento ng kabutihan ng Diyos sa aking pamilya, personally, yung asawa ko, yung anak ko. The more na nangyari ito, the more po kami nagtalagang naging maging isa sa panalangin, at lagi po kami, nagkaroon po kami ng family devotion. Although meron kami family devotion, pero ngayon po mas intimate yung aming pong devotion. And of course, sa aming small group, no, na talagang, dahil dito, talagang sabi nga nila, iba wala ng absent, kasi nga, lahat naka-video. So, I praise God for that. Ang dami hong mga miracle na ginagawa po ng Panginoon dito po sa quarantine day nito. Sabi ko nga ho kahapon sa ating pong daily devo sa day 17, why do you allow God to use you as an instrument of His will? Yun po yung challenge po sa ating lahat. Because one of our purpose in life is to be a channel of blessing. Alam niyo kung bakit ka nabubuhay? Alam niyo kung bakit ka malakas ngayon? Kasi gusto ng Diyos na maging alulod ka ng pagpapala sa ibang tao. Kaya nga ho ako, no, yung aking lakas, yung aking oras, ayaw kong sayangin. No, dahil ito'y binigay ng Diyos kasi meron po siyang dahilan. Hindi po tayo yung source ng blessing. Dahil alam po natin, there's only one source, si God. Siya po yung source ng blessing. What we do is to point people to Jesus. Yun lang po ang ating trabaho. To point people to Jesus. Because that is eternal blessing. Kaya nga maging yung pong ginagawa ho namin na nagpapadala ho ng pagkain sa ospital, ito ay material na bagay lang ho ito eh. Hindi ho ito eternal. Pero totoong blessing po ay yung pag pinadala ho natin, naway sila po'y mabahagihan na sila rin po'y makakilala sa Panginoon. Kaya nga ho, sa ang aming project ay every time na nagpapadala ho ng mga tulong sa ospital o sa mga ano po natin, may mga trucks po kaming iniipit. At nawa ay mabasa nila ito at sila rin po ay makilala sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sa pandemic na ito, ikaw ang gagamitin ng Diyos para maraming tao ang makilala sa Kanya. Ikaw ang gagamitin ng Diyos. Kaya lang, para mangyari iyon, kailangan makilala mo muna ang Diyos ng personal. Kaya nga today, atin pong muling kikilalanin ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng Kanyang salita, which is the Word of God. Samahan po ninyo ako sa Psalm 33, verse 11 to 12. Awit 33, 11 hanggang 12 po. Basahin ko po sa inyo sa Ingles. The counsel of the Lord stands forever. The plans of His heart from generation to generation. Blessed is the nation
whose God is the Lord. The people who was chosen for his own inheritance. So ano daw po ang sabi ng verse 11? The counsel of the Lord stands forever. In other words, pag sinabi nating counsel, ibig sabihin advice, tama? And when you say advice, sabi dito, yung advice daw ni God, no? Kahit anong sitwasyon, kahit anong panahon, ito raw ay applicable hanggang ngayon. Kaya nga ho tayo ay araw-araw po nating minemeditate yung salita ng Diyos dahil yung kanyang advice po ay hindi ho na ano, kumbaga naluluma. Di ba? Kumbaga applicable po ito sa panahon na ito. At sabi pa nga rito, the plan of the Lord stand firm forever. Di ba? Friends, itong tanong sa ating lahat, are you frustrated by inconsistency you see in others? Kanina lang ho, nakakita ho ko ng video, meron po isang punong lungsod na talagang nilalabas niya po yung kanyang sama ng loob, especially sa ating mga senador. No, talagang nadidisappoint po siya. Alam niyo, sa totoo lang, nakaka-disappoint naman po talaga, lalo na kung nasa panic mode tayo. Minsan hindi na ho natin alam ang ating gagawin. Maging sa ating mga sarili, minsan nadidisappoint na rin tayo kasi hindi rin man tayo consistent eh. Well, God is completely trustworthy. Kung hindi natin mapagkatiwalaan ng ibang tao, kung hindi natin mapagkatiwalaan ng ating sarili, pues ang Diyos ay pwede nating pagkatiwalaan. Because His intention never change. No, hindi ho nagbabago ho ang Diyos eh. There is a promise that good and perfect gifts come to us from the Creator who never changes. Yan po ang sabi ng Santiago 1.17. Basahin ko po sa inyo ang sabi dito. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. So lahat ng bagay po na mabuti ay buhat po sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw na sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Yan po ang ating Panginoon. He never changed. Bakit? Perfect siya eh. Di ba hindi po siya nagkakamali? Hindi po pabago-bagong isip ng Diyos. At kapag sinabi niya, yun po yung tama. Okay, yun po yung mabuti. Kaya nga, when you wonder if there is anyone in whom you can trust, remember that God is completely consistent. Kaya nga tayo, lagi po tayo nagkakaroon ng devotion kasi consistent po yung Word of God na itinuturo sa atin. Kaya nga, let Him counsel you and trust in His plans for your life. Pakinggan po natin ang Diyos. No, pakinggan, maging sensitibo po tayo sa banal na Espiritu. Because God is Creator, God is our Lord, God is our Savior, di ba? He delivered us, He is worthy of our trust and praise, di ba? Yan po ang ating Diyos because He is faithful. His word is dependable. We can rejoice and sing, give thanks and praise. Yan po ang ating Panginoon. So ano pong tinuturo sa atin dito? Ang tinuturo sa atin dito that we can depend on God's plan. Sabi nga natin, we can depend on God's plan. Kapatid, yung plano ho ng Diyos sa iyo at sa daigdig na ito ay para sa kanyang kalwalhatian. At kung yun ang puso natin, wala ho tayong dapat ikatakot. Wala ho tayong dapat ikaworry, kundi dapat ikadala po natin because our life, our desire is for the glory of God. Amen po? Di ba? Kung yun po ang puso natin. Kaya nga, despite the uncertainty of our situation, the Lord already knows what will happen. Alam niya kung ano ang magiging dulo ng quarantine na ito. Alam niya po. Yung alam niya. So therefore, we can trust in His counsel. Kaya pangawakan po natin ang kanyang salita. Di ba? Let us entrust ourselves. Di ba? Bigay mo ang sarili mo sa Diyos. Let us entrust our families. Di ba? Ang Diyos ang mag-iingat sa ating pamilya. And even our nation unto God's grace. Di ba? Kaya kapatid, pinagpipray ba natin ang ating bansa? Pinagpipray ba natin yung ating mga leader? Yun po yung napaka-importante eh. Di ba? Bago tayo magreklamo, bago tayo mag-disappoint, ang tanong, pinagpipray ba natin sila? Because blessed is the nation whose God is the Lord. Kaya nga, sino nga ba talaga ang Diyos ng bansang ito? Diba, yun ang tanong sa atin eh. Kung ikaw ay Pilipino, sino nga ba talaga ang Diyos mo? Kaya today, we are going to the most important event of this meeting, which is to come to the throne of God.
tayo pong lahat ay mananalangin dahil siya ang ating Diyos, tayo Pilipino, at ang ating Diyos ay buhay, ang ating Panginoong Yesus, na siyang daan para marinig ang ating panalangin. Siya ang buhay. Diba? Siya po ang katotohanan. Kaya nga, today we're going to pray. At ang ating prayer points for today is first, may the Lord guide and unite our government and help leaders in coming up with the best. No? Way to stop the spreading of the virus. Talagang magkaisa po sila para ma-stop na itong virus na to. And for all cooperate, no? Parang for all to cooperate and submit to authorities and work together to bring about solution. Yun po yung dapat po natin ipag-pray. And second, for all of us to humbly surrender our plans to the Lord as we wait in faith for His deliverance and His purpose to be revealed. Kaya nga tayo po ay manalangin, ipikit po natin ang ating mga mata at tayo po ay dumulog sa ating Panginoon. Father God in heaven, the creator of the whole universe, we thank you for your loving kindness and mercy. Hindi po lingid sa inyo ang aming kasamaan, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Lord, turuan niyo po kami patuloy na magpakumbaba sa inyong kaharian. Tulungan niyo po kami magpatawad sa mga taong nagkakasala sa amin, O Diyos. Alisin po ninyo, O Diyos, ang aming sama ng loob sa aming kapwa, especially sa aming pong leader, no, sa gobyerno. Lord, itinataas po namin sila na tulungan niyo po sila na kumilos ayon sa kanilang sinumpaang tungkulin para sa pansakitong Panginoon. May you guide and unite our government and help leaders, O God, in coming up with the best way to stop the spread of the virus, O God. Lord, we pray for all to cooperate and submit to authorities and work together to bring about solution. Lord, we pray also for all of us to humbly surrender our plans, O God. Lord, teach us to wait in faith for your deliverance and your purpose to be revealed. In Jesus' name we pray. Amen. So, maraming salamat pong muli sa inyong pong pagsubaybay sa ating pong daily devo. So, patuloy ko pong ini-encourage ang bawat isa na buksan po natin ang ating puso sa Panginoon at hiling po natin sa Panginoon na Lord sa panahon na ito, paano po ako magbibigay ng kalagayan sa inyo. Maraming po salamat. See you tomorrow. God bless you all.